Madalasang Pagbati, mga katahanan. At welcome back dito sa ating Laudato Si, Caring for Our Common Home. Isang programa na napapaloob sa Faith Watch Channel ng CBCP Media Office and Areopagos Communications. No? Ito po si Lou Arsenio, ang inyong host. At of course, no, tayo ay nag-imbita ng resource persons or mga kakwentuhan. No? Alam niyo naman, nandito tayo sa panahon ng season of creation or panahon ng paglikha. No? Kaya nga, sa mga nakaraang episode, tinalakay natin ano ba ang season of creation? Ano itong panahon ng paglikha? Ano yung ibig sabihin, ano yung kwento at mensahe ni Pope Francis na hamon niya sa atin ngayon ng panahon ng paglikha nitong 2022, no? Nagsimula tayo September 1 for a day of prayer for creation and tuloy-tuloy yan hanggang October 4 and actually we are moving it towards October 9. Kasi gusto nating bigyan ng pagpapahalaga ang ating mga kapatid na katutubo. So, ang season of creation ay may tema at meron din siyang logo. Ang tema na pinili ay ang Listen to the Voice of Creation, no? Kaya yung ating resource person ngayon, isang bata, isang estudyante, no? Siya ay at kahit bata pa, siya ay naging coordinator na ng Ecology Ministry ng parokya ng Our Lady of Fatima dito sa Santa Mesa, Manila. Okay? So let us welcome our resource person, Gerard, bumati ka, pakilala. Ayun, thank you po, Tita Lou. Isang mga kalikasang sa ating mga manonood. Ako po si Gerard Cariño. Sabi nga po, Tita Lou, po ang estudyante sa PLM po and current studying po ng nursing. Ayan. And aside from estudyante yan, nursing student siya ay coordinator ng Ecology Ministry. Po sa parish po na. Ayan. Parish Ecology Ministry sa Our Lady Fatima Santa Mesa, no, sa Bacood. Okay. At so, college student si Gerard. So you can imagine, ilang taon lang siya ngayon, of course, no? So, Gerard, can you tell us, bakit ba ikaw ang napili, Father, para mag-lead ng Ministry of Ecology ng parish? Ayun po. Okay. So, first of all po, nung actually, na-discuss po siya during the PPC meeting po namin with month of April po siguro yun that time. Then actually hindi po ako umattend talaga ng PPC meeting doon. Si Jake po siya, si Jake po yung assistant coordinator ko po yung umattend. Then yun po, binahagi niya sa akin kung willing daw po ba akong maging coordinator ng Ecology Ministry dito sa parish po namin. At the same time, ito rin po yung pagbaba ng letter rin po na letter rin po siguro yung pag-establish rin ng Bible Ministry, parang ganun po, nagkasabay po doon. And fast forward po, kasama ko po si Jake, kinausap po namin si Father na parang at inas niya po kami if willing po talaga ako na maging coordinator nitong Ecology Ministry. Then ayun po, kausap kami, nag-ask siya if hindi naman po makakasagabal sa ano sa akin sa pag-aaral ko po. Then nagsabi po ako 100% na gusto ko po na hindi naman po gusto na hindi naman po ko yung siguro parang 100% po na perfect po dito sa pagiging coordinator, pero yung willingness ko po talaga mag-serve through God by serving or protecting our common home, parang ganun. Ayun, that's nice, no? So ano sa tingin mo, bakit ka kaya napili? Ano yung iyong advocacy na, no, before ka maging coordinator ng Ministry of Ecology sa parish? Ano yung mga advocacies mo na? Ano yung mga affiliations mo? Ayun, sige. Ayun po, besides po sa mga parish organization po, I have a member rin po sa mga civic organization po, like sa Rotary Club of Rasa Layman Volunteers po, naging
president po ako last Rotary year, which is additional ko na rin po na during last term po ng Rotary, nagkaroon po kami ng additional area of focus sa Rotary, which is the supporting of environment po. Then at the same time, yung member din po ako ng RAHA Fire Volunteer Department, which is every nagmamonitor rin po kami ng mga bagyo, and we can see po na every may mga tumatamang bagyo or other disaster na nangyari is nakikita natin po yung impact ng climate change na compare po sa mga different ng mga bagyo tumama sa atin sa country po natin na parang mas lumalakas pa po compare po sa dati po na mga bagyo po ngayong panahon po natin ngayon. Okay, so masasabi mo ba, Gerard, na yung mga initiatives or mga programs or mga participations mo at mga membership mo sa iba't ibang organizations na sinabanggit mo sa Rotaract, sa Fire Fighter, kumbaga parang sa disaster preparedness and response, no? Ito ba'y nakatulong para mapursige mo na you would accept the yung assignment? Ayun. Oh, yes po. After po nitong parang yung mga series of talk po na nagawa po natin sa parish po natin, 'di ba? Mm-hmm. And other talk with the civic organization po, parang nagkaroon po ako ng 100% na strong commitment po para magkaroon ng big difference sa panahon po natin ngayon na compare po na kahit youth po ako, parang gusto ko pong parang for the sake of future generation po na, 'di ba, na kung ano po yung maabutan kong ano po yung style ng kagandahan ng kalikasan ngayon is mapagpatuloy po para sa mga future generation po na kapwa ko, kabataan po, ganun po. Ayun. So, kumbaga, yung iyong experiences na nakita mo, no, as you've said, nakita mo sa mga worsening calamities natin, no, yung nakita mo na you have a role to play. Makakatulong ka. And do you see the parish as a good venue kung saan pwede mo talagang magampanan, makatulong ka para mas ma-educate ang mga mamamayan natin, lalo na yung mga parishioners nyo, about how to care for our common home? Yes po. Actually, parang yung commitment po, hindi naman po sa pagiging negative po, pero yung, parang yung commitment po talaga, diba? Like, meron po nga tayong mga batas, di ba, sa mga or other regulation po na, kunwari, segregation trash bin po or yung pagtatapon po ng basura, pero di naman po siya naisasagawa po, di ba po? Ganun po nangyayari. Meron nga ang mga batas na ganun, pero di siya parang yung other people po, di po sila commitment or committed for the protecting yung environment po natin. And nakita ko po na magandang way rin po yung parish na maging way po para for ecological conversion nga po, 'di ba? Sabi po ni John Paul II po, tama po ba? And also ni Pope Francis po, 'di ba? And nagkaroon po siya ng recent tweet, 'di ba? During the season of creation na during this season of creation po ay magkakaroon po tayo ng ecological conversion na para sa nangyayaring ecological catastrophe po. Yun po. Oh, yan. So, that's good, no? Kumbaga, ikaw ay, you're showing na mulat ka talaga sa pangyayari sa ating paligid, no? Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang dyan sa Manila, but also globally, nakikita mo yung, kumbaga, parang nanganganib ang inyong kinabukasan. Because you're, how old are you now, Gerard? Ayun po, currently I am 20 years old po, and this September po, September 28, doon po ako mag-wedding po. Wow! O yan, September 28, St. Lorenzo Ruiz. Okay, so yun. So imagine mo yun, 20 years old ka ngayon, and sinasabi ng scientist, in 5 or less than 5 years, yung catastrophic impacts ng climate change ay mararamdaman until such time na hindi talaga tayo urgently kumilos, no, para mapigilan itong patuloy na pagtaas ng global temperature, di ba? So, po, parang yun rin po yung naging way ko na para kumilos na po, di ba? Agad-agaran, kasi parang this time po or this period of time po, ito po yung time na para magbago na po talaga tayo kaysa kunwari, hindi po tayo nagkaroon ng urgent action. Paano na po kaya sa susunod na generation? May maabot na pa po ba tayo? Or
magkakaroon pa po ba tayong makikita natin sa kapaligiran natin is magiging okay pa po ba, or yung mga pangyayari dati is maibabalik pa po ba natin sa panahon na darating po, parang ganoon po. Ayun. Kaya nga, Gerard, no, yung ating season of creation ngayon, ang pinakatema ni Pope Francis ay listen to the voice of creation. And maliban sa tema na yun, listen to the voice of creation, ang pinaka-logo natin ay burning bush. So, yung burning bush, ito yung kwento, no? Yung pagtawag kay Moses, di ba? Na pagtawag kay Moses sa Mount Horeb. Okay? So, pag tinatawag, merong pagpakinig, no? Pagpakinig. Kaya nga, ano bang ibig sabihin nito ngayon na sinasabi sa symbol na to? So sabi ng the reason why they got this symbol, yung burning bush, sabi nila, the burning bush is the symbol for the season of creation 22 because today the prevalence of unnatural fires are a sign of the devastating effects that climate change has on the most vulnerable of our planet. Alam natin, ikaw nasa firefighting brigade ka, no, volunteer. So, ang daming sunog na naranasan natin, di ba? Kahit tag-ulan, may sunog. And hindi lang yung sunog ng mga houses, no? But forest fires, di ba? Globally. Nagkakaroon na nga po tayo ng heat wave po, di ba po? Oo. And this is because of climate change. Kaya nga sabi, tapos at sinasabi dito sa symbol na to that creation cries out as forest crackle, animals flee, and people are forced to migrate due to the fires of injustice. So ang daming pwedeng meaning ng burning bush. Maliban sa effects ng climate change, yung heat waves, kaya nagkaroon ng mga forest and bush fires, no, sa iba't ibang parte ng mundo. Maliban doon, meron ding nawalan ng karapatan. Yung once magkaroon ng forest fire, sino yung nakatira sa forest? Yung mga animals doon, tatakas sila because they cannot survive with the heat, no, of the fire. And then at the same time, people are forced to migrate, no? At hindi lang ito fires ng physical fire, kundi yung injustices na nangyayari ngayon because yung mga natural resources natin ay gustong kamkamin ng mga makapangyarihan at may pera. So yung meaning ng burning bush, hindi limited doon sa physical fire, no? Kaya meron ding fires of injustices, no? Ang daming ano. So, and then on the contrary, so the fire that called to Moses as he tended the flock on Mount Horeb did not consume. So ito yung mga fire naman, yung sa burning bush, ito yung fire na hindi naman nasunog talaga, naging abo. Okay. Yung bush, no? In fact, when you go to the Holy Land, makikita mo pa rin ito doon sa St. Catherine na monastery, yung burning bush na yon, no? Not na yung burning, of course, yung bush na naging subject sa burning. They preserve it and made it as a, no? And then, hindi ito nasunog. Kaya ang ito naman, sinasabi dito naman sa meaning ng burning bush as a symbol for the season of creation, this flame of the spirit, no, revealed God's presence. This holy fire affirmed that God heard the cries of all who suffered and promised to be with us as we followed in faith to our deliverance from injustices. So, yung burning bush, no, meaning nito nga, ang meaning nito dito sa ating season of creation ngayon, yes, there's so much burning, physical burning such as forest, burning of the houses, and but there are also injustices, but we keep this burning bush, a fire burning in us, this commitment to protect our God's our common home, no? Ito yung challenge sa atin ngayon. Kaya yung burning bush ngayon sa season of creation is a symbol of God's spirit, cause us to listen to the voice of creation. Kaya the theme is listen to the voice of creation. So ito yung natin ngayon. Kaya I would ask you, have you
Napag-usapan niyo na ba ito sa parish? Yung meaning ng listen to the voice of creation ng ating season of creation? Actually, yung within the core lang po, siguro. Yung okay. Ganun po yung nangyari sa amin. Then, we have different interpretation po, siguro. Then, share ko na rin po yung naging parang sharing ko doon or reflection, which is sa, ano po natin, season of creation team po natin, which is the listen to the voice of creation po, di ba po? Yung burning bush ko po, parang nirepresent po niya yung burning desire po natin na to make a strong commitment po na to reduce the devastating effects of the climate change on our planet, which is yung naging most vulnerable po, which is yung human being and other living beings po, di ba po? And also, yung ito po yung mga voices ng parang na-affected po ng climate change, which is tayo rin naman po and other living beings po. Parang ganun po yung naging sharing ko po during our discussion po ng season of creation na team po. Ah, okay, that's nice, no? Ngayon, so ikaw ang Parish Ecology Ministry Coordinator, di ba? Yes po. So, and you have a team. Sino yung mga member ng team mo? Okay, sa current program po ito, mga matatanda. Yun, and I would like to or gladly to share po sa inyo na yung core group po namin is puro kabataan po. Okay. Ayun. So, para sa mga ating taga-subaybay dito sa program na to, no? Ito yung I'm proud that itong parokya na ito sa Our Lady Fatima, no, hindi mga senior yung namumunguna ngayon sa pangalaga ng kalikasan nila ng mga parokya, kundi mga kabataan. These are students and young professionals, no? Ito yung ating gustong mangyayari sana sa pangaparokya. Okay? So ngayon, Gerard, ano ang inyong plano, no, sa ministry diyan sa parish? Okay po. Yun nga po, besides sa mga Parish Diocese of Manila Ecology Ministry na activities po namin, ay naggawa rin po kami ng mga projects sa parish po namin. We know na this season of creation, it is a time to renew our relationship with our Creator and all creation sa through, yun nga, sabi po sa Laudato Si na platform or season of creation sa website po na the celebration magkaroon po tayo celebration, conversion and commitment together po. So in line with this po, gumawa po kami ng tatlong activity po. Yung una po nagawa na po namin yung and until September 11 po, nag-start po siya August 21. Ito po yung bote mo kolekta ko. For this activity po, ito po yung mag-set up po kami ng booth in our parish patio every Sunday for our parishioners who want to donate their plastic bottles po. Then, the collected plastic bottles will be used to purchase segregation trash bins for our parish po. Then, it is a win-win situation po because the number of used plastic bottles po will decrease in our community and we can also buy segregated trash bins po for our parish. Then, this September 18 po, magkakaroon naman po kami ng Leave No Trace Seminar, Trail for Our Future Generations po. It is a seminar on the 7 Leave No Trace Principle with the goal of leaving the nature as unchanged by our presence as possible po. So, ano that the future po. Gerard, can we slowly say ano yung seminar ninyo? Okay po. Ulitin ko po, yung seminar po namin is a Leave No Trace Seminar, Trail for Our Future Generations po. Leave No Trace? Apo, yes po. Ito leave po yung, No Trace Seminar? Yes po. Apo. Okay. Ito po yung seven principles po ng mga mountaineers po. Okay. And hiking po sa mga mountains po. Yung pinaka-goal nyo po is parang yung gagawin po natin siya when we go to wilderness po, parang gagawin lang po natin siya. Leave, kailangan po as much as possible alis po tayo sa lugar na yon ng walang binabago or walang dinadala, maging dadalhin lang natin po natin yung alaala po natin during we go to that mountain po or other wilderness po, yun po. So parang okay. Yun po, parang goal po, you're going to invite resource person for that. Yes po, yun po, parang dito na rin po pumasok yung Laudato Si goal, yung community engagement and participatory po, yun po. Parang mag-invite po kami ng civic organization po to talk about it po. Ah, okay. So, yun, parang goal po dito, parang ma-share po with other people po kung how can we
yung presence po natin as possible na parang wala po tayong maiwanang bakas po doon sa pupunta natin para ma-preserve po kung ano yung nakita po natin doon sa pagupatan or kabundukan po na pupunta po natin para yung wilderness po is ma-maintain and also to maintain the balance po. You know? Ikaw ba ay nag-mountain climbing din? Yes po, ako. Okay. So, actually, nakakita po sa mga 8 mountains po dito sa Luzon. Then, yung recent na climb ko po, which is last year po sa Mount Pulag po. Okay. So, pag sinasabing leave no trace, ibig sabihin, hindi ka magkakalat, yes, wala kang basurang iwanan. Basurang iwanan po. Ha? Tapos, wala kang sisiraing halaman. Po, hindi ka mamumutol ng mga halaman or mabubunot ng, uy, ito maganda to, iuwi ko to, itatanim ko sa bahay. Opo, walang ganon, ano? So, leave no trace, but memories. Di ba? Opo, so, you don't leave anything except memories, no? Pictures, no? Yun lang, pictures na lang. So, so that yung gustong mag-mountain hike, mountain climbing na iba, masipunod na din yung sistema na yun. Okay. So, bakit kaya, gusto kong tingnan lang din, no? Bakit maraming gusto mag-mountain climbing? Ano bang meron pagdating sa kabundok? Ano ba yung goal ng pagiging mountain climber? Sige nga. For me po, every time na umakit po sa bundok, I feel yung peace po eh. Yung parang kapayapaan, like, kunwari, if pumunta ka sa city, diba parang sobrang ingay po, pollution ganun, or noise pollution. Pero, if we hike po, 'di ba parang sa lumang kasulatan po 'di ba parang yung nagwo-worship po yung other people sa mga bundok po 'di ba parang ganun-ganun po na kasi for me po siguro ginagawa nila kasi if we go hike po nakaramdam po tayo ng peace of mind and peace po within ourselves then also yung na-appreciate po natin yung kagandahan ng kalikasan po. Ngayon may mention ka na may tatlo kayong program. So, yung isa ay formation, ano yung Leave No Trace. Tapos, meron kayo yung isang program nyo, yung bote, ano yun? Bote mo, kolekta ko po. Bote mo, kolekta ko. Okay. And now, i-connect na natin sa plastic bank yun, tama ba? Yes po, yun po yung... Oo. So, you are going to continue with that. So, magkukulminate siya ngayong Sunday. Opo. Then, okay. We are proposing po na gagawin po namin is to itutuloy-tuloy na po, di ba? Kasi parang sayang po na during this season of creation na po ba kaming action. Dapat mas maganda po na magkaroon na po kaming strong commitment po para ma-reduce rin yung plastic po sa community po namin. So far, anong napansin mo? Kasi kailan kayo? August kayo nang start. Opo, so far, ano nang nangyari? Gaano na karami ang inyo na-collect? Ayun po. Nakapulo na po kami ng mga 5 plastic bottles na po pero nakarush na po namin siya, nalinis na po namin siya. Okay. Kaya napansin ko po talaga na sobrang dami po talaga ng plastic bottles na nagagamit po. Na mga, so ilang bags na? Ilang bags? 5? Naka 5 na sako na po kami. Pero yung sako po is malaki po talaga. Yung malaking sako? Opo, malaking sako po. Nang maayos? Opo. Okay, yun. So magagamit nyo na yung plastic bank jumbo bags. Yes po. No? So that it will be picked up. So, na-discuss na rin namin yan dito, no, na isa sa mga encouragement kasi natin na sana tuloy-tuloy ang mga magsimula lang tayo ng programa during the season of creation, pero hindi tayo matatapos sa season of creation. Kumbaga parang naglo-launch ka lang. Opo. So the season of creation is also time to launch program na pwede mong gawin the whole year round. No? Na and the next year, mag-evaluate ka how much you have collected. At ang kung gaano karami yung na-collect mo, no, na plastics, ganun kadami ang iyong natulong sa kalikasan, na iiwas sa kalikasan. So ngayon, Gerard, no, maganda siguro ngayon, no, manawagan ka sa parokya ninyo, sa mga barangay, sa mga parishioners, no, no, na manood nito. Okay. Ano yung ipaliwanag mo? Ano yung programa? Ano yung sistema ang ginagawa nyo ngayon sa pag-collect? How are you doing it? At paano sila makapag-participate? Ayun po. And beside po doon, we're planning na rin po na bumabaw na po sa community namin, sa community po namin, sa each barangay po, na gumawa na rin po ang letter para parang emerge na po namin yung pag-collecta ng per barangay po na at the same time, parang
kasi nasasakupan na rin po namin yung barangay po nila, parang sila na rin po nag mag giveaway, parang or magbigay ng siguro may activity pala yung parish na ganito para malaman rin po ng mga iba't ibang barangay ng constituents po nila, ganun po. And yung sistema po namin, syempre may pasok rin naman po kami, hindi rin po namin siya magagawa weekdays. Bali ginawa po ng gumawa rin po kasi ako ng ng parang project committee for this project po, na kasi parang yung ginagol ko rin po is magiging leader rin po yung mga naging member, mga members rin po namin sa ecology ministry po namin. Parang ginawa po namin every Sunday po, doon po yung collection po ng plastic bottles namin, and natutuwa po kami na parang kasi last time po pumunta kami sa parish po, nakita po namin dumagdag po yung mga dinonate po na plastic bottles po ng mga parishioners po namin po. So dumadami yung nagpa-participate. Yes po. So ngayon yung mga barangay, kasi malaki yung parokya nyo eh, yung buong Bacood Santa Mesa, no? Kaya sa mga residente ng Bacood Santa Mesa, mga iba't ibang organizations, magandang malaman nyo na ang Our Lady Fatima Parish Ecology Ministry ay mayroong plastic collection, no? Yung plastic collection, pet bottles, sibak, hindi lang naman isang klase. So, yung tatlong klase yan, no? Pwede nyo kolektahin. Okay? And ito ay every Sunday. Anong oras magsimula? Ginagawa po sa namin, after po namin mag-serve ng 6 o'clock a.m. na mas, then susunod na mga oras po, doon na po kami nag-start. Kung sino po yung nag-message po sa amin para i-pick up po, kasi yung karamihan po kasi mga seniors na po sa committee po namin, kami na po yung nag-pick up. Then, after po mag-pick up, doon na po yung if hindi po malinis, doon na po namin nilinisan, then nag-i-crush po. So, ginagawa po namin, start po kami ng 7 o'clock a.m. until 11:30 a.m. po, then start po ulit kami ng 4:30 p.m. until 6 o'clock p.m. po. For those parishioners po namin sa Our Lady of Fatima Parish Bacood and other naninirahan po dito sa Bacood, please leave a message po sa Facebook page po ng Our Lady of Fatima Parish Bacood Ecology Ministry po. You can search it po, yung OLFP Bacood Ecology Ministry po. Then you can PM rin also me po, Gerard Cariño po sa Facebook account ko po. So imbis na siguro makakatulong din ito yung iba, imbis na wala kayong pang-donate na cash, no, panghulog sa ano, pwede na rin siguro mag-donate sila ng butter sila or mga recyclables nila, basta malinis lang at tuyo, ano, wag naman yung marumi. Wag naman yung marumi. Okay? So ngayon, ano yung inyong iba pang project? Parang may sinabi ka na meron kayong project ngayong September 18. Opo, yes. Itong ating ngayon ay September 11, so ito yung closing ng inyong plastic for the, pero tuloy-tuloy niyo yan, di ba? So sa next week, September 17 or 18? 18. Ano yung inyong program, activity? Ayun po, ito na po yung seminar po na Leave No Trace seminar po, Trade for Our Future Generations po. And mag-track po siya around 2 o'clock p.m. po until 4 o'clock p.m. po. Okay, so may clean up pa ba kayong gagawin? Ayun po, after po naman ng mga series of talk po, syempre hindi po tayo, kailangan may action rin po tayong gagawin. Ito na po yung clean up drive, Care for Our Common Home, a clean up drive activity po. So this clean up drive activity, it aims po to raise environmental awareness po in our community and for volunteers to work together to remove the garbage from designated sites po, as well as taking care of the disposable garbage in a manageable and responsible manners po. Saan kayo magi-clean up at kailan yun? Ayun po. Start bali yung clean up drive activity po namin sa September 25 po, after po namin mag serve or mag simba po ng 6 o'clock a.m. po ng September 25, and didiretso na po kami along Luberan Street po, dun sa kung alam po niyo yung Chuchi Campus po or Chuchi Foundation na lugar po, along it po, dun po kami maglilinis po. And kasi po nag-assessment po kami doon
And marami pa rin namang puno po doon, pero yung dumi po ay sobrang dami po. So manggaling doon papunta na sa simbahan. Simbahan po, yes po. So yun ang ano, medyo mahaba din yun. Aba, aba, aba. So you're calling for volunteers, yes, no? Po, to participate, no, on that ano. So sa 25 na September, so, sa Bacood, sa Mesa, merong clean up drive ang Ecology Ministry mula 6 ano 7 or 8 o'clock. Start po siya 7 o'clock AM po until matapos po hanggang sa parish po. So mga siguro mga maximum yan 2 hours, no, 7 to 9. 7 to 9 po, yes po. So kaya yung mga taga Bacood, no, at mga iba pang nanggaling sa iba't ibang lugar na gusto mag-participate, no, this is their act of caring for our common home. One concrete action, no. Do tuloy-tuloy yung inyong plastic recovery na gagawin, okay? Na it will be tied up with plastic bank, no. Kaya magkakaroon na rin kayo ng tawag nito ng application and account with plastic bank. Pwedeng tingnan natin ano, kasi ang goal ng plastic bank ay really to empower. Kaya this is one way din na ma-empower natin ang mga urban poor communities sa ating paligid. And ngayon Gerard, for your last message, no, manawagan ka sa kapwa mo kabataan. Okay? Kapwa mo kabataan dahil ang kinabukasan nyo ang nakataya. So ayun, ito po, para sa mga kapwa ko kabataan and also sa mga bilang kabataan. And siguro this is the time na po to take action po, to take care of our common home. Then if nagiging sagabal po, if naging parang sumasagi sa isipan natin na may mga trabaho tayo, may mga priorities tayo sa buhay, like kunwari student or other organization po na pupunta natin, pero siguro this time na po to take action, kasi if minahal natin tong ginagawa natin, itong mga pagod ay mababaliwala naman po eh, kasi at the same time, it is our for the sake of our future rin po, di ba? Na gusto po ba natin if tumanda na tayo, yung mga magagandang scenario or environment na nakita natin sa kapaligiran natin ay hindi na po maabutan ng mga anak natin. Ganun po. Or tumatanda tayo, yung mga sa kapaligiran natin ay hindi po nagpo-progress or hindi gumaganda. Bagus ay parang pumapangit or dumadagdag po ng pollution, di ba? So, I'm calling for my fellow youth to take action, whether pwede kayong mag-join to other organization na may focus sa environment. Also, if active kayo sa parish nyo or gusto nyo maglingkod sa Diyos natin, with God, we can serve rin naman siya through other things like this one po na Psychology Ministry. We are serving God by the way of serving and protecting our common home. Ayun, thank you Gerard, no. So panawagan niya na hindi sa gabal o hindi pahira or hindi siya hindi hindrance ang pag-aaral or para sa pag-serve or hindi rin hindrance ang service sa pag-aaral. Ibig sabihin, time management. Kaya nga nagtataka nga ako sa iyo dahil ang dami mong other activities, no, outside of studies, pero hindi mo napabayaan ang pag-aaral mo. So, kung nakaya mong gawin, posibleng pwede rin gawin ng iba. Yes po. Time management. Ayun po. Time management lang po talaga kailangan natin. Then, if yun nga po sinabi ko, if mahal po natin ginagawa natin, magagawan po natin paraan yung mga iba pong bagay na hindi natin prioridad or kailangan natin i-priority ngayon. And so with that, Gerard, maraming salamat and we would like to once more remind ourselves to listen to the voice of creation, no? So just like God, sabi niya, I have heard their cry, sabi niya kay Moses, I know their sufferings, come now and I will send you. I will be with you. So this is the assurance that God is with us, no? The burning bush story that is also happening to us today. At sana po ay patuloy tayong ma-inspire to take care of our common homes.
We are still in the season of creation, second Sunday, the season of creation, and which focus ngayong Sunday na to ay ang adoption of ano yung ating ecological economics, no? So tingnan natin yung uri ng pamumuhay, ito ba ay naayon sa ecological na sistema. Okay? So ito po si Lu Arsenio. Maraming salamat ulit sa ating mga taga-subaybay. Patuloy po kayong sana magsubaybay at makinig, manood dito sa programang ito. At sana'y marami kayong natutunan at na-encourage kayo na ang kabataan ay may kakayanan. No? Ang kabataan may kakayanan. At sana po ibahagi din yun, ito sa mga kapamilya ninyo, sa iba pa mga kabataan itong episode na to para mas ma-inspire naman sila to become like Gerard Cariño and his team, no? That commit to protect our common home.